Umaga pa lang handa na kami sa aming biyahe patungo sa bayan ng Paumbong dito sa Bulacan. Sa aming pag-arangkada, pupuntahan namin ang isa sa pinakakilala hindi lang sa paggawa ng suka, kundi kilala rin sa paggawa ng pawid. Ang pawid ay gawa sa mga dahon ng sasa na ginagawang mubong ng mga bahay dito sa Bulacan, katulad na lamang ng mga bahay kubo. Wala pang 30 minuto, narating na rin namin ang pamahalang bayan ng Paumbong dito sa Bulacan. Pagpasok pa lang namin sa Sitio Culis, mumungad na sa amin ang mga naglalakihang dahon ng mga sasa. Sakto namang naabutan namin si Mang Juanito na kasalukuyang kumukuha ng mga dahon ng sasa at nagpaunlak sa aming interview. Ako si Juanito Pagtalunan, taga San Jose, Paumbong, Bulacan, na naninirahan dito sa lugar ng Paumbong na may hanap buhay na nagsasasa. Itinuro sa amin ni Mang Juanito ang proseso ng sasa bago ito maging pawid. Pagkalalas, bibigkisin. Gamit ang lapnit. Nang matapos, binuhat ito ni Mang Juanito patungo sa pawiran. Ang pawiran ay lugar kung saan ginagawa ang mga pawid. Ito na ngayon ang
sa sana niyayari ng pawid na pang-atip sa... Dito namin nakilala si Aling Maria, isa sa pinakamatagal nang gumagawa ng pawid dito sa Paumbong. Ako po si Maria Candida Gonzaga, nakatira po ako sa San Jose. 51 na po ako, may 7 anak. Natutunan ko po ito sa aking mga magulang. Natuto po akong mamawid, mga 10 taong gulang lang po ako. Ang gamit po sa pawid ay pamuran, panduro. Ang panduro naman po ay kinukuha din sa dahon ng sasak. Itinuro niya rin sa amin ang mga proseso kung paano ginagawa ang pawid. Tapos po ngayon, eto na po. Siya pong pinantatahi dito sa pawid. Ito po ang ibinuhay ko sa aking mga anak. Sa ngayon po eh meron po akong napagtapos eh nasa ibang bansa po. Sa 7 ko pong anak eh meron naman pong nagmana kahit papano eh 3. Natuto din pong mamawid sa pagtuturo ko po. Kapitbahay ko po eh, nagsisipamawid din po sa akin. Pag po natahi na, eto naman po ang kalalabas, nangyari na. Pagkatapos magawa ng pawid, tumungo naman kami kay Mang Jaime upang ituro sa amin ang huling proseso, ang tinatawag na pag-aatip. Ako po si Ginoong Jaime Pagtalunan, 58 years old. Nakatira po ako dito sa San Jose, Paumbong, Bulacan. At ako po ay natutong mag-atip. Naman nakita doon sa aking mga ama na nakikita ko nag-aatip sila, eh ginaya ko na rin po. At sa kasalukuyan, ako na nag-aatip ng aking bahay, yung aming mga maliliit na repairing, minsan ako na gumagawa. Ang benepisyo pong lalo nito, lalo yung mga bahay kubo, ayan po eh nakukuha ng ating mga ibang kababayan na gusto nila magkaroon sila ng malamig na pahingahan. Makita yung kuna, bago.
sa mabilis na paglipas ng panahon, bilang mamalaki ka.